Yo, what's up mga ka-59? So ayun, for today's video. Ano mga ka-59, no? So update natin dito ngayon sa ating Santa Ana Beach, no? So matagal-tagal din na hindi natin ito na-update. So super wala kasi mga bagong update. So ngayon mga ka-59, no? At nakikita nyo, no? Sa video ito, ipapakita natin kung anong forma ng posti na ilalagay nila dito. Kasi yung posti na yan, yan yung magsisilbing posti ng barrier, no? So itong tulay na to mga ka-59 ay hindi po siya katulad ng tulay sa Talomo, no? Kasi itong tulay na to kailangan siyang lagyan ng barrier sa left side na gilid niya, no? So kasi maraming nagtatanong bakit daw may barrier. So no, yan makikita natin pag matapos ng barrier na to. So ipapakita natin sa update natin kung anong ano nga ba yung barrier na ilalagay diyan. So ngayon po kasi mga ka-59 na posti pa lang po, no? Yung alam natin na ganyan yung forma ay ilalagay nila. So kaya po siya lagyan ng posti mga ka-59 na kasi po itong Santa Ana Bridge po ay dadaanan po niya, no? Yung ating maritime no headquarters. Tsaka dadaanan din po niya sa ilalim yung Task Force Davao. Ayun po yung Task Force Davao. Kasi ano pwede siyang takunan, no, ng Granada, no, sa noon sa mga masasamang tao kung dadaan dito sa ibabaw ng tulay. Kaya ito yung purpose na lagyan siya ng barrier para hindi siya basta-basta matapunan, no, o hindi sila basta-basta magapagtapon ng kung anong bagay sa baba. So, yun po yung purpose ng ng barrier na ilalagay natin dito, no? So yan. So yan yung mga bolt. So ganyan sa katibay. Pure bakal po siya mga ka-59. Hindi po siya stainless. So siya kinakalawang. So yan. Pure bakal po siya na ginagawa. So yan po yun. Sila po yung nag-install dito. Yan. Ito yung mga lagayan, no, ng mga poste. So papunta po doon sa dulo mga ka-59, umabot po siya ng 300 ka poste yung ilalagay nila dito. Yan po. So sila po yung subcon, no, subcon ng UBI company. Sila po yung subcon na maglalagay ng barrier, o sila po yung gagawa, no, yung asintista company, no? Yun, sila po yung subcon na gagawa, no, magkakabit ng barrier dito sa ating Santa Ana Bridge. So kakaiba po itong tulay na itong mga ka-59. Tabayanan po ninyo, no, yung mga videos natin kasi nga i-update natin kayo kung anong finish product nito, kung gano'n siya kaganda. Yan. So far sa ngayon, dalawang poste pa lang yung sample na inilalagay nila. Ayan po yung pauna. So sana nakausap po kanina yung ano, yung foreman nila. So sabi nila itatambak na nila dito, no, bali dadalhin na nila dito lahat ng poste, yung mga gamit nila. So ibig sabihin na malapit na tong matapos. Ibig sabihin madali, ano, sabaga madali lang tong gawin kasi nga install na lang nila, no. So gawa na yung poste na dadalhin nila dito. So katulad yan, ilalagay na lang. At saka sabi nila yung barrier, yung ano, kung sabaga yung magkukunik-kunikta dyan is kailangan pa nilang i-welding. So medyo ay katagalan din. Yun, no, update natin to. At saka palagay ko magandang tingnan to pag matapos mga ka-59 kasi nga itong tulay na to ay nasa left side lang, no, yung barrier. So kabilang gilid wala po siyang ganito. Wala po siyang barrier na ilalagay mga ka-59. Ayan mga ka-59, no, makikita natin. Dalawang poste pa lang yung ilalagay nila. Ayan. At paunang ano pa lang yan. Pasampol pa lang po yan mga ka-59. Ayan, no, makikita natin. Ganyan yung forma niya. Ayan. Papunta yan doon sa dulo mga ka-59. Ayan, no. Ayan. Ayan, naikabit niya yung dalawa. Ayan na muna, no, mga update natin. Bagong update ngayon dito sa ating Santa Ana Bridge. Ayan po. Maraming salamat po sa mga subscriber natin dyan. Ayan.